ng season 3, champs? Meron ba silang nasagot, at least? Actually, okay yung Johead eh. Johead and PNK. Okay ang gusto ko yung pick dito ng season 3. Ang tinitingnan ko lang is yung weakness ng season 1, yung kulang sila ng strong side lane. Nakakawala lang sa gala si ano, si Natalia. I don't think nalilane possible. Gala tapos pag medyo safe, doon siya kukuha ng farm. Parang ganun yung nakikita ko Natalia. Tsaka level 1, yung level 1 niya, pwede siyang mangkalahati agad nung pag solo top laner yung katapat niya. Yung nakikita ko eh, pag medyo core yung Natalia, babawasan niya na malupit para medyo kabahan yung kalin niya. Pero hindi ko alam kung mag-work yun dito sa laban natin. Eh, parang medyo ganun yata gumalaw si Kuya Baymax pag nag-Natalia. Ewan ko lang. Season 1, champions kung against the X3 champs, is this the final game? Or will Season 3 champs bring it back? That's the game 3 action! The Enchantel. Salamat, Wolf, ang ating top global broadcaster. Of course, eto na ang sinasabi natin, an early aggressive na sa pinapakita ng Season 1 champs. And nakikipagkalkulahan dito or minasukatan dito si LS. Ayun o, magnanakaw. Nakakaw na kaibigan. Napadaan lang, tas nakakuha pa ng kailangan kuhanin. And actually dito, kung mapansin natin, yung nag-i-invade pa is si Sandy Champs. Usually, pagka meron kang Grok at saka Kini sa lineup mo, kaya nag-i-invade. Pero is baka kaibigan mo to execute, naka-secure agad. Si parang Yelly Haze dati nila Season 1 Champs. Ay, ito pala, Beshi. Ang abamansin natin for the lineup of Season 1 Champs, nakasanayin kasi natin talaga si Yelly Haze na more on the hard tank. Ngayon, si Ribo naman yung naka-tank for Season 1. So, nakita natin yung palitan nila ng roles. Doon din sila nakilala yung palitan nila ng roles. Kasi, kanina si Ribo naman yung naka-core. Ngayon, tank naman siya. Alam mo, ano eh, ang tawag dito, Chantel, nasabi ni Wolf kasi, noon kasi pala talaga is wala pang role talaga. Kunyari, wala pa si offlane or wala pa si mid hero. Kung sino lang yung may pinakamagaling gumamit. Yung noon, nung season 1. So I think lumabas na naman to. Sabi, oh, ito mas magaling naman si Ribo mag-rank. Ikaw na muna mag-rank, Ribo. I think ganun lumalabas ang galawan ngayon ng season 1 champs against season 3. Yun yung sinasabi natin kanina na magiging gulangan yung laro natin ngayon. Ayun. Pero kita natin, off-cam kill, that is Bane on that cushion, killing this J or export ng Season 3 champs. At si Yelly Haze, grabe talaga yung vision na binibigay. Kaso yung nga lang nahuli, naanohan pa na nag-rock. Pero kita natin dito makakatakas pa rin against this Season 3 champs. At habang nangyari yun, top lane side, si Coco naman ang lumalamang against Jeff Beauty Forever. Oh, Purify. Mga kaibigan, tas on someone first. At ayun na lang ang execute ni parang Yelly Haze dito on this Natalia. 3-0 agad ating score. Every cooldown nagagamit talaga ni Yelly Haze yung execute niya. Ang likod ni Yelly Haze dito parang batang kakatuto lang maglakad kung saan napupunta. And maganda dito, every punta niya nakakuha siya ng kills. Score 3-0 in favor of Season 1. Bumuebuelo ng isang malakas ang Season 1 going against Season 3. Ito na naman si LAs, ha. Kumakalkula naman dito. Nangaaning lang siya, eh, no? Nagpapataranta lang siya nung exclamation mode niya. At nakita siya dito na pulado. Nasty will fall sa kamay mismo ni LAs again. And 6 seconds para sa kanyang execute. Later on, makakita na naman ata tayo ng execute mode dito. Babawasan, bigla na lang susulpot etong si Yelly Haze. Grabe si Yelly Haze dito, guys. Parang as long as naka-cooldown yung execute niya, automatic nag-go in siya para kumuha ng kill dito against Season 3 champs. But anyways, gaya na nakikita natin, we have the turtle here for the both teams. Mas mabilis makakakuha pala dito ng mga objective kasi meron DPS si Season 1 champs against Season 3. Pero nakikita natin ngayon, in terms of gold lead, ang laki ng kalamangan ng Season 1 champs ngayon sa ating laro. And turtle, sinisimula ng Season 3. We have here, medyo malayo ang Season 1 to contest this one. Nandito yung Rhenus si Sile, pero turtle has been secured here by Season 3 champs. Buwebuelo na dito.
ulit ng season 3, trying to defend naman ang season 1 dito on to the mid side. Ayun, Rocket, hindi pa ganun kagandang damage siya, Mau. Ang iniabangan ko dito yung mga execute, I mean, dito yung mga freestyle moments dito ni Pin using the Gusion eh. Yun yung mga ano eh, yung mga gusto ko makakita. Oo, yung mga talagang kumukombo-kombo, tas instant kill. Although, Beshi, magiging problema pala dito na nga season 1 champs later pag kumunat na lahat. Kasi more on sa kill yung gustong kuhanin or gawin dito ng season 1 champs kasi meron silang Natalia and Fusion. And speaking of, yun yung combo na kaya nilang ibigay with that damage dito para sa kanilang lineup. At makaredy lang din naman ang season 3 for the backup kasi sa may bottom lane side, nakita at naramdaman ni paring Rio na nandun pala si paring Tain on Fusion. Pero may sagot with that solo kill and a mega kill actually for Yelly Haze on this Natalia. Grabe, 5-1 ang ating apat doon, napunta ka dito kay Yelly Haze. And look at that, trying to force push dito. Depensa lang ang pinapakita ni Ribo dito. Walang rotation na naganap or somehow tulong to defend. Lastly, Pulado agad. Kapalit naman pala dito is mid turret ang nakuha ng grupo ng season 1. Open na ang purple buff for invade later on for sure. Oh, dito for season 1 champ, sobrang taas na ng ano nila dito, ng scaling nila dito para mag-invade. Kasi, ang lalim na napupuntahan nila at grabe yung information na kanyang ibigay ng Natalia dito for season 1 champs. Pero kita natin dito si Jeff Cutie forever siya ang magde-depend ng top lane side habang si Yelly Haze naka-ready at nagpapanggap na nadikitan mga kaibigan plus J on that last insanity flicker in para sa kanya. Pero yun, napatay na si parang Yelly Haze dito pero may sagot lang naman. Made with that kill at kita natin dito talaga na nasaktuhan ng season 3 champs ang pagkapatay doon sa tatlong players ng season 1. Ayun, nagtatago lang dito si Ribo ah. Abangan niya dito actually ano yung turtle. Ay, hindi, tutulungan niya na dito si Coco against 3 members ng season 3 habang may sarili business lang si Tams. Binabawi lang niya na binabawi yung mga kills kanina na dito, tamang delay lang, and Killwatch doing a great job. Pumupugak gaming. Oh, pugak gaming muna mga Bessie Wap. Pero ang kinagandahan dito for season 3 champs dahil sa kinagawa na yun ni Killwatch, sobrang lumalawak yung mapa nila. So turtle again has been secured here by season 3 champs. Si Ribo, makakainong dito kung makakatakas pa. Pero nadikitan ng season 3 habang nandun sa may pagtalipo si Yelly Haze. Nakita na UJ with a kill onto that Kimi. And Jack Burr has been pa. Naku, pinalapit pa nga mga kaibigan. Double kill para kay UJ. At eto na ang sunod-sunod si Peyton dito na rin for the backup. Killwatch halos wala na buhay at grabe yung damage. Pero sa'yo, with Molly Stormon, patay si Ribo, pero patay si Killwatch. At eto si Rio na iwan against 4 and a kill para sa dating Aether Maid. Alam mo, grabe yung ginagawa ni Ace, no? Ano lang, every time, siya yung nagiging checkpoint. Pag wala ka na talagang buhay, sinasalo ka na lang niya, tsaka kanya papatayin. Nakadalawa siyang gano'n, no? Aalis siya, then babalik sa kanyang kababang buhay. Ganun yung micro skills dito ni Yelly Haze against season 3. Ibang level yung pinapakita dito ni Yelly. Parang ngayon, tsaka ngayon, Beshi, yung laruan ng season 1 champs, parang ibang-iba yung energy nila. Kumbaga, parang right after ng game nila kahapon, nakapag-usap sila na ayos at kita naman natin ngayon sa performance nila kung gaano kagrabe din yung backup na ginagawa nila. Actually, kanina nung sa teamfight na yon mas lamang si season 3 champs. Pero dahil ang ganda na pasok ng backup dito ng season 1 champs, automatic na baliktad nila yung laro. Ang pinakakailangan na lang gawin dito ng season 1 champs is to take objectives against season 3. Ayun, nang-aaning na naman si Yelly Haze dito. Nakita siya ni Jay dito. And, it's only a trap out of nature. Nakuha na, disengage siya muna for the side of season 1. Masusunog sa mukha si Ribo last insanity. Kinumit na rin. Eto na. Ayun ang pulis ha. Nasa likod. Ay, day, umatras bigla si Yelly Haze. Nandun. Nasa may bottom lane pa rin nagde-defend. Pero middle lane,
turret dito nasira na season 3 chance plus turtle objective. If ever makuha tayo season 3, lahat ng turtle objective nakuha nila. Although for season 1, maganda ginagawa nila ngayon na humihinga muna sila pagdating sa team fight kasi inaangat muna nila yung minion wave para mapilitan na may umalis for the side of season 3. Pero ito naman, si Yael Hayes, baka kaibigan zoning out this BNK ngayon sa ating laro kasi nga lang natin na ang mga kasama niya. Turtle nakuha na season 1 pero dapat ay dito si Yael Hayes pumasok na dito. Ang mga tropa natin coming from season 1 champ and checker dito pero si Coco napakakulat lang din naman. Naabot na ko po buhay, hindi, patay. Sa kamay ni pareng Rio. 11-8 ang ating score in favor of Season 3 in terms of their gold plus yung momentum na pupunta na dito. Burst coming from the side of Pain and another one. Wall lock, wall charge sa mukha pero pumapalag si Rio. Nagkakaroon na siya, naglutatayon. Pumuputi na yung buhay niya. Kumakapal na yung shield, kumbaga. Ito yung kailangan naman bantayan ngayon ng Season 1 champs. Kasi yung Esmeralda dito, mamaya, pagdating sa team fight, knowing na naka-fighter setup din dito yung Season 3 champs, may hirapan sila na mag-burst agad ng mga heroes. So, now, kailangan ko ng objective. Nakita natin dito ang stumble for si Yael Hayes. Out para sa kanya. Oh, bumalik! Bumalik, men! Nakita natin. Grabe, in-execute! Eh, pinag-uusapan natin kanina na, na kala mo ligtas ka na. Pero meron pa, meron na namang balang nakatira dito si Yael Hayes. And matindi dyan is, if ever sana makaligtas pala, may execute din pala si Pain. Ooh, okay. So, ganun ka, no? Parang ang lineup dito talaga ng Season 1 champs is more on the burst tapos instant kill execute. Pag hindi naging effective sa Natalior sa Gushon, automatic yung isa yung magagamit ng execute. But anyways, that is a Blade of Heptasis ngayon for this Natalia. Top farmer for this game is this Kimi pero hindi malayo yung goal dito na Esmeralda. Tama. 13-18. Still the momentum for the side of Season 1. 7 seconds para sa unang-unang Lord na lalabas. Ito ha, pansinin nyo guys ha, yung mga style pala dito ng mga pro players is usually they don't go for the Clash. I mean, Lord agad. Tinatawid muna nila yung mga minions. So if ever matalo kayo, meron kayong time para nakapag-imba kayo na walang mabubush kasi nakakatahat eh. Yun yung mahirap matutunan kasi magandang communication dapat para magawa nyo. And there para you go. Para hindi madiretso. Oo, hindi madiretso. Okay lang matalo as long as nakatawid yung minions mo. Kumbaga sila yung magde-defend para sa inyo. Pero habang nangyayari yun sila, Steve, patay na dito mga kaibigan. This is going to be Rio versus Yael Hayes. Nakita. And mukhang another one. At yung sinasabi mo nakapag-lutatayan. O, diba? Oh. Punong-puno yung shield ng Esmeralda sa ating laro. 59 ang ating score. The damage is already here for Rio ng Season 3 champs. So, ginagawa ng Season 1 naman ngayon is nag-sisira ng Tori dito or nagpapangat ng Minion Wave against Season 3. Although, we have the Lord here. Kaya yung sinasabi natin, wala talagang DPS dito for the side of Season 3. So, kung gusto na kumuha ng objective, kailangan pumatay muna sila ng isang player coming from Season 1. Ayun, mukhang huminto si doon na. Feeling ko si Coco. Pero eto lang guys, 15-9 ang ating score. Momentum for the side of Team Season 1. Lord is already up for grabs. Nasa defense mode etong Season 3. Tignan natin ha, kung gagawin ulit yung style ngayon na tinatawid muna lahat. Parang ganoon eh. Oh, di ba? Kita natin lagi may nasa top, lagi may nasa bottom lane, tapos clear na minion wave. Para if ever nga, tama 'yung sinasabi mo, merong magde-defend na minions dito pagka nagkaroon ng problema. All for your Season 1 champs, ang kailangan nila dito bantayan or as much as possible counter is this Esmeralda. Kasi kita natin yung damage kanina. Lalong-lalo na pag nakikita yung Natalia. Nung game number 2, as long as mapatay yung Natalia, goods na agad para sa Season 1. Pero anyways, kita natin dito na kung pinasok na mga kaibigan ni pareng Coco dito on this game. Habang nangyayari yung Lord, buhay pa rin. Pumasok na ulit killing spree para sa ating Kimi ngayon. Sa ating laro. Kiluwash! Nare-reset yung ating Lord. Oh, narinig, na-reset. Pero si Pain, papasok lang naman. Takbo dito ang mga player ng Season 3. That is going to be a kill for Pain yan sa ating laban. Pero si Rio, on-truth damage. Talagang laban lang din naman. Dito ang ating team
Season 3 Chunks. May Crujan. Dito, sinusundo na sila dito ni Coco Pulado. Jeff, Jeff Cutie forever will fall. Rio, sinusustain lang kanyang sarili. Eto na si LA Sport, the backup, trying to burst. Tatlong miyembro bumagsak isa-isa, dalawa down for the side of Team Season 1. Habang chumachani-chani lang dito si Yuji. Ang ganda ng pinakita dito ni Yelis plus Yuji. Alam mo, ang galing eh, no? Yung sa kabilang backward moments, Yuji, hindi siya lumalapit talaga. Dahil alam niyo, once na lumapit siya, medyo yatap siya. Kaya ano? Yatarp. Esmeralda. No, yatarp talaga. Kita natin po yung kamarin yung positioning doon ni parang Yuji. Oh. Sobrang hirap tawirin. Lalo-lalo na may nagsusunod out of players dito. Confirm season 1. So yung season 3 champs natin, hindi nila mapuntahan yung DPS ng Kimi. So nice play there. Confirm season 1 champs. Nakita natin damage kanina ni Rio, pero na-counter out pa din nila sa ating laro. Anyways, 21-12 ang ating score ngayon sa ating laro. Plus a Lord again dito sa ating laban. Although wala pa nga nagtatry kumuha yan. At kita natin kanina, tinry ituloy, pero na-reset pa din talaga. Ah, dyan, Chantel. On point lahat ng ine-explain mo. Pero eto na, 21-12. Balik tayo yung mga ano nila, yung mga puntos nila dito. 4K golded in favor of season 1. Wala pa rin kumukuha ng Lord. Objective for the side as well ng season 1. Si Pain, ha? Inaabang ko pa yung mga ano, yung mga burst ni Pain dito eh. And na, nahuli ata si Coco dito. Disengage na muna, and we are angry being popped by PNK. Ang kunat pala dito ng dalawang players talaga natin coming from these two teams actually ngayon sa ating laro. And for this one, may kita natin necklace of Durant's, meron na ang Team Season 1 champ. So feeling ko for Season 3, kailangan magkuha na rin sila kasi hindi din na ma-burst actually yung Uranus dito sa ating laban. So kailangan kontrain nila dito yung mga pag- yung mga makakunat na heroes. But anyway, this is the first Lord para sa ating almost 16-minute na game. Nandito si Aribo for the Vision, si Coco na kinakalaban ng players ng Team Season 3 Champs at napakakunat and a buy time actually for this one para ma-secure ang Lord. Ang kunat ni Coco. Coco doing his thing. Alam mo, minsan makikita mo sa Tams, ngayon naman si Uranus niya pinapakita dito. Iba. Parang yun tatlo na ano nila, no? Play nila since before. Na talaga ang magbibigay sa kanila ng space dito is si Coco. Habang the rest of the gang kumukuha ng Lord. Oh, at saka kunat. Ang kunat talaga, Beshi. Isipin mo para maano mo yun. Natapos ko na yung dalawang sentence, hindi pa rin siya. Namamatay dito para sa atin. Pero diba? Round ano na yan, round 3 na yan. Siya pa rin buo pa rin yung buhay niya habang yung iba pababa na pababa yung buhay. Siya, relax lang. Oh, ikot-ikot lang, literal. Para dito sa Uranus na nga season 1 champ. Oh, diba? Talaga nagpa-front na siya dito actually for this team. At habang nangyayari yun, we have Natalia on the top lane side. Gumagawa na objectives para sa ating team. And Lord dito, nakaangat na. Defend last insanity for Jay, pero not enough yung DPS dito. Ganun sinabi natin si Rion na dito na pasok mga kaibigan, and that is going to be a kill para kay Captain Kane dito na season 1 champs. Nandun din hinahatid mga kaibigan ang players dito na season 3. Grabe minion wave only flow para dito sa side na season 1. Naka-clear lang another one si Coco, man. Napakakunat talaga. Pakipansin, 15 ata yung items siya na nakalagay. Di ba? Tinan mo naman ginagawa niya. Kanina pa siya dyan. Maghapon siya. Siya naging gwardya ng season 1 champs. Coco atras sa bat. And there you go. Game number 3 goes for the side of season 1. That's a clean 3-0. Ganda. Ganda ng pinakita.